Unang congratulations, Mr. and Mrs. Mott. Thank you! Hindi madam. Alam tawag na kay Carla. Thank you. Si ano yun? Sorry, Aubrey. Anong tawag kay Carla? Madam. Si Madam Mott. Madam Mott. Yung kanyang daddy yung nakaisip noon nung Madam Mott. Daddy niya yung nakaisip noon. The first time ba he met me? Joke niya din. Joke niya yun talaga kay mom. Oh, there you go. Joke yun ng dad niya talaga originally. Sa kanya galing yung term na yun. Pinakaw ko lang. So yung si original Madam Mott, ngayon meron ng Madam Mott 2. Junior. Yes. Madam Mott 2. Bakit naman junior? Madam Mott din? Madam part 2. Uy, alam mo Tom and Carla, sobrang ang ganda-ganda ng kasal ninyo. Hindi ko na feel na there's pandemic, there's COVID-19 because you were able to pull off a very very beautiful wedding. Una sa lahat, paano niyo nagawa 'yon? Lots of hard work. Napakahirap na maitawid. Number one, mahirap na magplan ng pandemic wedding to begin with. Mas mahirap pa ng wedding in general. So all the more pandemic wedding. And then us to be able to pull off or achieve yung ganung overall feel or look or execution na parang walang pandemic. But at the same time pa rin naman taking extra precaution pa din following protocols, talagang double if not triple pa the effort and hard work. So napakadaming sakripisyo, talagang matinding pagpaplano and lots of manpower ba, kumbaga daming tao involved. Mas marami pa yung staff kaysa sa guests. Yes, that's true. Sa wedding doon kami nagulat na tali. Mas marami pa yung supplier talaga na ano. Kesa sa mismong bisita. Oo, pero parang talagang kung ako yung tatanungin, sabi nyo nga ang hirap planuhin, but parang ito yung dream wedding ninyo. Can we say na parang ito, natupad ang dream wedding ninyo? Kahit na, alam ko, napakaraming obstacles, napakaraming pinagdaanan. Yes, definitely. Kasi in a way, parang buti na lang din. Dahil thankfully, si Tom naman was saying, syempre gusto pa rin niya daw maibigay yung aking dream wedding. Of course, hindi naman kami din nag-expect na ma-achieve talaga namin yung pinaka-wow overall, alam mo yun, na pinangarap kong wedding. Pero the best na lang siguro or the closest my dream given wedding, given the circumstances. So, ako naman din yun yung goal ko kasi sa totoo lang, medyo nalulungkot ako sa idea ng intimate wedding na let's say sa very small venue lang, 50 people lang or less, yung ganun ba, yung iba nga sa restaurant lang or even sa bahay na kinakasal at civil. Although of course, wala namang problema sa mga ganun. Ako medyo na ano lang ako na, baka naman may way na ma-achieve pa rin, ma-pull off pa din naman yung... despite you know the circumstances, eh meron naman. So thankfully may way naman in nagawa namin. Can I just say na parang Carla sobrang stunning bride ka talaga. Thank you during the wedding. Thank you very much. Isa kita ko yung reaction ko, me. Ako, hindi winner yun. Ay, hindi ka nag-worry doon? Yeah, kasi alam ko na, matik mo. Hindi, pero in a way, kasi sa totoo lang, isa yun sa mga inisip ko. Sabi ko, wala akong time mag-pamper, mag-spa, kung ano-anong mga, di ba, mga massage, mga facial, ganyan-ganyan, wala gaanong time. Lalo na kasi very stressful talaga yung pagplano ng pandemic wedding. Tsaka wala kaming trial ni Juan Sarte, ni John Valle, mga ganung bagay. So sabi ko, okay na yan, I will trust their, Stress siya, pero ganyan pa rin itsura. Ako, tapos na yung wedding at lahat, bakas pa rin yung stress sa mukha ko. With Tom naman kasi on the other hand, kasi diretso from lock-in taping, na hindi talaga siya nakapag-rest. Kita ko pa rin yung stress, oh. Kita ko sa camera ngayon. No? Hindi siya nakapag-rest. Ako kahit pa paano, may konti pa akong time mag-rest noon eh. So, yes. Oy, hindi ah. Tom, lumaban ka. Yeah. Ito nga dun sa post mo eh. Yung Lala Flores ba naman eh. Yan, magic talaga ni Miss Lala. Lumaban sa ganda. Lumaban. Tinapatan. Hindi, I mean, you woke up like that. Yun yung nakakasar eh. O hindi, sobrang perfect. Hindi lang tayo stress sa mukha mo.
naman. Hindi, wala, walang ano, walang bakas ng stress. Parang napaka-stressful nung wedding. Ako yung pinaka-worry ko talaga yung vows eh. The rest, alam ko it will ano, things will fall into place. Mm-hmm. Yung sa vow, yung nasa akin, yun doon ako kinabahan. Lord, maitawid ko lang yun. Makakahinga na ako. Uy, nakakaiyak yung wedding vow. Nakakaiyak yung wedding vow. Hindi halatang last minute ginawa. Pareho. Okay, so last minute. Last minute. Yes, very much last minute. Nagsusulat pa ako. Papunta siya, same siya din. Papunta super, sa, actually, yes, sa church. Actually, yes. Very last minute. Si Tom kasi, between the two of us, si Tom yung, actually, ganun eh, style niya yan, very last minute. I like doing last minute. Kuwari, mga birthdays niya, monthsaries namin. I like writing ako naman, on the spot para it's something na fresh. Ako is opposite, talagang ahead of time. Yeah, kaya nagulat ako na sa iyo. Yeah. So the fact na first time yun. Last minute pati yung sa akin, yung vows ko. Hindi ko alam paano ko nagawa yun. Hindi ko gawain yun normally. Pero yes, last minute. In fact, nasa bridal car na ako, hindi ko pa natatapos yung vows ko. In fact, yeah, hindi ko na siya nasulat mismo dun sa vow book ng kompleto. So kung ano na lang yung maabutan, yun na lang. Parang... Finisher, not finished, pass your papers na umbaga. Yes, so yun. Oo. At talaga naman, kasi parang mas maganda nga yung gano'n, no? Talagang galing sa puso. Pinanong ko nga, can I have it ano lang off the top of my head? Hindi daw, kailangan naman nakasulat. Ito nga, pressure naman. Okay, sige. Hindi rin naman halata. Pero nag-enjoy ako. I enjoyed writing it kahit na gaganon yung kamay ko sa loob na sasakyan. Oo. At Tom, kitang-kita ako talaga yung itsura mo when you the first time you saw Carla entering the church. As the song pa na was playing is parang feeling ko mas kinabahan ka dun sa walking down the aisle mo kesa yung ako na. Parang gano'n. Hindi ako kinabahan sa part na yun. Ba? Pero I was feeling it lang kasi lalo na I heard the song. Kasi yung sa video nakita ko parang medyo blur. What's that song? What's that song? The Luckiest. Ah, The Luckiest. The Luckiest by, what's his name? Ben Folds. There you go. The Luckiest. Okay. Because you're the luckiest guy. Yeah, I'm the luckiest. Lagi kasi kami nagtatalo doon na sino yung luckiest. Every time we play that song, we dance to it. Naluluha kami, happy tears lagi. Eh, doon pala sabi ko, Carla talaga. I know why she picked that song. At very good word. Your wedding theme. So, Carla, that's your idea. Yung suot, black and white. Ayoko ng motif, ayoko ng ganung-ganung theme, ayoko ng anything. So, really, ultimo yung mga bisita, sabi namin, just wear any color, any shade. Hindi kami particular sa ganun. Ang sa akin lang is basta... They have to go so far na you naman, wanted it sana syempre. Na convenient. Oo, kung ano lang yung meron na sila sa closet nila, yun na lang, parang ganun. Pero dun sa yun nga, sa girls, the bridesmaids, the groomsmen, yun lang, black and white, okay na kami. So, very classic lang, black and white. At least, hindi siya, kumbaga, malalaos or anything. Yeah. Diba, yung timeless. Combination na black and white, it's just elegant, it's classic, it's timeless. Tapos sabi ko, kahit yung ano lang, kahit yung bridesmaids, groomsmen, and then of course, the parents, yun lang okay na. Even the mga ninongs and ninangs, hindi na nga namin ni-require na mag-black and white, pero sila na din yung nag-insist na ganyan, na mag-follow daw. So, yes, ako yung idea ko yun kasi truthfully, gusto ko talaga yung hindi bridesmaid yung dating, hindi entourage, hindi ganun. Gusto ko yung ibang-iba na at least masusuot pa nila talaga in the future yung mga susuotin nila. So, yun. Para maiba lang din. And very limited yung guests, no? Oh, yes. Definitely. Because, you know, it is a pandemic wedding. Yeah, pandemic even more limited ngayon. When we changed venues. Very limited. Talagang, since Tom and I got engaged last year, alam naman na namin lahat yan, ang IATF protocols, although nag-iiba-iba, syempre, nag-target talaga kami na out of town yung maging venues para at mas madami-dami ng konti. Though limited, so bigla where we were supposed to hold it. While I was still locked in, bigla di na allowed yung weddings. Well, yeah, hindi, kumbaga, supposedly kasi talaga was in Tagaytay, it was in Tagaytay, but less than 1 month before the wedding day, talagang bawal pa din ang weddings doon. So, hindi na namin pinilit. So, change venue kayo the last minute talaga? Three weeks before the wedding. Everything. So, less than 1 month. Nag-change venues kami. Yun, dun kami napunta. Kasi yun yung nahanap namin may availability. And it was perfect.
Much better siya, actually. Yeah, much better, actually. I think doon kinasal si Juday and Ryan, if I'm not mistaken. The church ngayon, yes. Yeah. Yes, sa San Juan de Pomoceno, yes. Correct. Mm-mm. Ang ganda. It was perfect. Ang ganda, yeah. Oh, bigger church. Mm-hmm. Even the reception venue was bigger. And then, of course, mas maganda, mas private. Yeah, very private. Yun lang mas malayo, lalo na for the guests. We're glad. Grabe yung ano nila. Lalo po rin si Popoy, manager, Tarlac pagaling. Tapos pupunta na all the way to San Juan, Batangas. Oh, malayo. Yun yung parang in a way medyo kapalit. Pero that's why we made sure naman din na sa pagplano ng wedding namin, matutuwa lahat ng bisita na worth it yung biyahe nila doon. All the way sa Batangas na maging comfortable, safe. Ano pa ba? Lahat. Happy. Comfortable, safe. Nagpapit mo na. Oo. Oh. Okay. you required you required swab test for the guests. Yeah, for everyone. So, although hindi naman siya required, PCR and antigen. Hindi naman siya required for weddings, in a way para din sa peace of mind ng lahat, 'di ba, ng families, ng bisita. Mm-hmm. Parang it's not for us, it's really for them, para lang lagi ko sinasabi, para at least alam natin lahat na lahat tayo doon negative, walang may COVID doon. Safe tayong lahat. It's for your own peace of mind. It's, yeah, it's for and how long has it been now? A week? More. So after, yeah, more than a week? 2 weeks? Almost 2 weeks. 2 weeks na. Everyone's been fine. Now, wala naman. Wala namang nag-manifest. Na. Ah, oh, ay, naku, ano yun? Wala pa. Wala na yun. Yes, wala naman. Yes. So, laging ano. You would have known. Kumbaga, very guest-centered yung wedding. It's really for them. It's for their safety because alam namin naman kung gaano ka nakakatakot and hirap for everyone na umalis ng bahay at pumunta ng Batangas para mag-attend. It means to us so a lot, like the effort na pinuntahan nila kami. Yep, even that, we know how much it entails. I think yung pinakamagandang ginawa ni Tom is your prenup video. Wow, yes. Wow. Yung kanyang sketch siya doon. Yung pinakamagandang contribution ni Tom. So, wow, yes. Meron naman. Tsaka, ano naman, many times naman, ilang times na rin niya akong na-sketch, na-draw, some are framed already. So dami kong minagic, katulad ng dress mo, papunta dito. Ayan, yun. Na-dye kay Tom, nakarating yung aking gown. So, madaming ano na itulong si Tom na parang kung hindi if not for him parang paano na lang. Oo nga, may ibang kwento pa yan, Carla, no, your wedding dress, because because ito, sabi mo nga ang dream wedding gown mo is from Monique Lule. Yes, dream ko you yun. You were able to wear that ano, that dream gown. Yes, thankfully talaga, because dumating na sa point na akala kong ay mukhang hindi meant to be. Yung aming wedding coordinator was already trying to convince me to have myself measured sa local designer na lang. And also, hindi ko alam, pero talagang porsigido lang ako. That's why hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses na nagpaalam na makalipad. And thankfully, yun nga, after several tries, napayagan ako. So, buti na lang. Ultimo yun, pasok sa schedule. I only had a few days to fly and photo finish talaga gown. Yung mga ano ng lahat na nagtugma-tugma, nag-workout pagkatugma-tugma na you really feel it's buti na lang kasi dream ko yun talaga. As in, super dream ko yun. Things really happened as they were meant to. And I think ang pinakamasaya din are your fans. The Tom Carr fans are very happy that finally you guys are married. Yes, from the day na nagpropose si Tom, or well, nung nag-announce kami, up to today na hindi pa din sila makaget over. Hindi pa din nagsisink in, kahit naman sa amin, hindi pa rin nga nagsisink in. Pero happy sila. And in a way, parang it's not because para pasayahin yung fans, pero automatic, feeling ko parang gusto kong ibalik sa wardrobe. Nakakalimutan ko, hindi pala siya props. Ano ba? Props? Ang wedding ring? Saan yun? Pati yung wedding ring, ha? Mukhang talagang sobra. Ano yan? Hindi na yun props. Isusurrender mo sa art deck or sa wardrobe. Sa wardrobe. Hindi na, sa akin pala to. Pero happy kami. Happy kami that the fans are happy. Mm-hmm. Kasi lagi ko sinasabi ko ito, part sila ng buhay namin. Ng story namin. Of course, hindi mo talaga. So, at least kahit pa paano, nagkaroon ng bang happiness ba yung mga tao? At kung sinasabi ni Tito Connie na when more than one person engages in a prayer, it's more likely to happen. Kaya they've been, ano,
Para kumbaga shareholders, kung stocks, shareholders sila sa love story namin because they've been praying for this from the get-go. Mm-mm. Oo, grabe. Simula yata nang talagang nag-boyfriend-girlfriend kayo, that was the prayer of your fans. And mm-hmm. now, it finally came through. Yeah. At sabi nyo nga, anong pakiramdam right after na kasal na kayo? Ano? Masaya! Super happy, no? No, official na. Well, in my heart, although, of course, the days have been normal. I mean, typical lang. Wala namang anything na, ay, anong grabe yung pagbabago or adjustment. Mm-hmm. Pero basta happy kami. Happy kami that we're finally married. May blessing na kami. Formally, diba, sa harap ng sa altar. Ng Joseph, mama. And then, you know, we at least get to, ano ba, start with our plans already of building our house or even a family, building a family na, family. Starting a family. So, very happy, and you know. Inaalam na namin sa mga boss. If we can, you know, take some time off to rest, yung mga ganung bagay. So, very happy kami. Yes. Pero I think wala pang honeymoon. Wala pa. Hindi kasi siya din something that we planned for, but okay lang naman kasi sa amin. Kasi dami nagbabago na. Pero ngayon, definitely we can na. Yes, mahirap din given na of course pandemic pa din. Yung mga work commitments travel, lang na natapos. And of course, we still have work commitments. Pareho kaming may show lang. Yung sa amin is airing pa. Yung kanila is between us, so we're doing babalik. So, promo work. Mga so, kahit ano, yeah. But mm-hmm. you have plans? Like soon, next year? Saan? Yes, saan yung plano? And may dream honeymoon ka rin ba? Parang bahala. Oo, parang gusto kong ano, definitely kaya sana out of the country. Ayaw kong mag-worry ka kaya. Kasi tagal na din namin hindi na travel together. So maganda din to go away. Checklist lang ang kailangan ko sa'yo. Oo, so next year hopefully. Ang gusto niya. Next year. Next year, ang honeymoon. Yeah. Tapusin ko na yung mga honeymoon. At alam niyo na kung ano rin, after ng honeymoon, alam niyo na kung ano yung tinatanong din sa bagong pasal. Kailan magkakaroon Little Carla and Little Tom? Agad. Little Tom. Agad. Well, no, it's not something that we honestly don't want to delay. Mm. Di ba? That we don't want to delay anymore. Nakapan ako sa sasagot mo eh. Hindi, kasi isa din yun, of course, sa reasons talaga kung ba't gusto na rin namin magpakasal, di ba? Most especially because yung aming age din. So, hindi lang sila yung nag-aabang at ano, but kami din very hopeful. Kami tsaka mga family and, namin. Yeah, so hopefully, di ba, kung ano man ng ano, kung ano yung timing ni Lord or whatever. Mas makakamukha mo. Oo naman, ako, ang dami nang nag-aabang niyan. Ang dami nang nag-aabang. I'm sure super cute ng mga magiging anak nito. So, ano, sana agad-agad. Yes, agad-agad. Para balik na trabaho. Agad-agad. Oh, basta timing naman yan ni Lord with everything naman, laging ganun. But of course, kami, yun ang aming pinagpe-pray din. Mm-hmm. Pero inaano ko na eh, lahat ng mga pabor ko, kinakasyon. Oo, parang lahat, no? And parang you're building a house now. Yes, yun ang isa pa sa aming focus na rin ngayon. That's why it's fun, that's no? one of the like reasons planning why and building a house with them in mind. Yeah. It's not just for the two Saka, of us. Thankfully naman din, at least management was able to grant us a bit of time to rest and focus on yung aming pagpapagawa ng bahay. Kasi magastos yun at matrabaho at kailang tutukan. Kaya ano, isa yan sa mga ano nito, mga immediate goals niya yung talagang tututukan. Yeah, kaya isa yun sa mga errands ko today. Kaya, kaya. Oh! Dito sa interview. So, Tom, yes. ikaw ang in-charge doon. Parang kung si Carla sobrang detalyado pagdating sa wedding, si Tom naman, ito na, sa bahay. Yeah. You're super hands-on with everything, Tom. With the construction and everything. So, sobrang hands-on ko na kagano'n ako. Baka ikaw na yung nagpapala doon, ha? De, baka sa sobrang hands-on ko naglalagay ng mga hollow blocks, ha? Ganun ba? Literal hands-on. Oo. Kasi kailangan yung architect. Sinasabihan ko, architect, walang mali siya to, ha? Hands-on. Ano ba yan po? Oo. So, dito lang sa Manila. Ako na strong breaking that. Sa Manila ba kayo? Yes. Sa Manila. Kapatayan ng bahay. Wow. Kaya parang malapit sa mga family namin. Mm-mm.
Correct. So ito, so ito lang immediate plans nyo is to have a house, children. Of course, yeah. And then have a family, start a family. So yun naman ang laging goal din ng mga bagong kasal. Kasal. Grabe, parang ano, nakakatuwa lang na parang, 'di ba, parang after parang nagkakatuluyan yung mga couples na hinahanap ng fans. Parang started with Marian Ding Dong, now yeah. Carla and Tom. Susunod si Jen at si Dennis. Jen and Dennis. Yeah. Yes, nainunan kami. May magiging baby na. Yeah. But yes, I mean, hindi naman na din yun bago sa industriya natin. Di ba nangyayari talaga din? So, I guess, yung real test or yung pressure is, of course, making sure na ma-sustain yun, ma-maintain, and talagang mapatibay pa lalo yung relationship. Sure, it's a journey na, talaga. Yun yung sa amin, homily din ni Bishop Makani. Na hindi wedding yung end goal, hindi yun yung finish line. It's actually the start of another race. Mm-mm, kasi so, minsan yung utak natin, nandun tayo sa maitawid ko lang to. So you're seeking na parang yun na yung end goal mo yung retirement. But really, it's the start of our the hard story. Work yeah. starts pag yung kasal na. And then, of course, mas may pressure given na ang dami-dami na sabi, sana hindi din kayo maghiwalay tulad yeah. nito, tulad ni ano, yung ganun. So, ano lang din. Of course, we yeah. will strive for... I mean, we don't know what's gonna happen. Hindi naman nasa control natin. Pero from our end, we're gonna do our darnest. Sabi ko nga, I've been... looking forward to the marriage, not the wedding. Kasi sakit sa ulo. Kaya please, sabi ko, Mama, we have to make this work kasi ayoko nang ikasal ulit. Ayoko na loob. Wedding ulit. Ayoko na! Eh, paano pag 10th anniversary? 25? Tsaka lang, mga anak na natin yung tatawag. Oo, oh, hindi, simple na lang yun. Parang renewal of vows. Na. Saka baka wala nang pandemya. Yes. Lord. Grabe, no? Nakakatuwa. Ay, wala na yan. Nakakatuwa from Vincent to Lali. Diba? Yeah. It's yeah. Lali Soriano. Tsaka nakakatuwa because our last show together was Love of My Life. Mm-hmm. Yung aking show na kasama ngayon. Pinagsasamahan ko ngayon. To Happen to Hold. So parang very fitting na, diba, the last show we worked on was about marriage, mm-hmm. commitment. Buti mo yung To Happen to Hold ngayon. Ganun din. So, parang sakto. Sumakto din sa timing. Thank you so much, Carla and Mom. Thank you also. Super thank you. Oo, thank you so much for sharing your wonderful love story.